Magandang araw mga kapatid. Ako si J.G. Yab, nagbabahagi para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa aklat ni San Juan, Kabanata 15, Talata 31 hanggang 47. Narinig niyo na ba yung mga katagang ito mula sa inyong mga kasamahan sa simbahan? Grabe, napakagaling ng bagong speaker. Alam ko na naman yung topic na yan eh. Pero ngayon ko lang naintindihan. Napakagaling ng pagpapaliwanag niya. O naranasan mo na ba na may pinupuna sa iyo yung mga mahal mo sa buhay? Halimbawa, yung asawa mo o yung magulang mo. Minsan yung mga kapatid mo, pero hindi mo sila pinapansin. Pero kapag yung barkada mo na ang pumuna sa iyo, aba, malakas yung dating sa iyo. Nako-conscious ka, bigla mo itong babaguhin at aayusin mo yung mga bagay na pinupuna nila sa iyo. Sabi sa bahagi ng ebanghelyo na to, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya sa tungkol sa akin. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Mga kapatid, kilalang kilala talaga tayo ni Jesus. Alam niya na hindi sapat ang magpatotoo lamang siya tungkol sa sarili niya. Alam niyang kailangan niyang gumamit ng tao, hindi para iangat ang sarili niya, kundi para makinig tayo at maniwala sa mga taong ginagamit niya at sa huli ay maniwala tayo sa kanya. Gagawin niya ang lahat. Ginawa niya ang mga inutos ng Ama, nagpatotoo siya para sa kanyang sarili at gumamit siya ng mga tao na magpapatotoo din tungkol sa kanya. Naranasan mo na bang may mag-imbita sa iyo sa isang organisasyon? Lalo na yung isang organisasyon ng sales. Grabe yan! Ipapakausap kanila sa maraming miyembro nila at kukwentuhan kanila sa kanilang mga iba't ibang karanasan para wala kang kawala. Isipin mong mabuti ang ginawa ni Jesus. Gusto niyang masigurado na wala tayong kawala sa kaligtasan na gusto niyang ibahagi sa atin. Pero huwag nating kalimutan, ang mga tao na ginamit niya na para magpatotoo sa kanya, kaya lamang nilang ituro tayo sa direksyon ni Jesus. Pero responsibilidad natin ang humakbang at lumapit patungo sa kanya. Mga kapatid, sama-sama nating gawin ito. Mahirap ito kung mag-isa, pero kung tayo ay magtutulungan at hihingi natin ang tulong at hahayaan nating tulungan tayo ni Jesus, hindi malayong makasama tayo sa landas ng pag-asa na kanyang ibinibigay sa atin. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari lamang na i-like at i-share mo sa iyong Facebook page para mas marami pa tayong matulungan. Muli, ako si J. Giyab para sa Landas ng Pag-asa.